Simula nang dumating sa Canada si Rowena Tegyo noong 2010, walang paltos ang pagpapadala niya ng tulong pinansyal sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Regular siyang nagpapadala para sa kanyang mga magulang at mga pamangkin. Twice a month. Yung ano ko po talaga yon, yung parang regular ko sa mom and dad ko po yun. Pero yung mga sa mga pamangkin, sa mga ganyan, mga maglalambing-lambing sila, anytime, sometimes, oh, tita, ganyan-ganyan. Padala ka naman, ganyan ako, nung kaya. Noong dati ay pumupunta pa si Tegyo sa mga remittance center at minsan ay kailangan pa niyang pumila. Ang padala niya ay pinipick up na lang sa Palawan Express ng kanyang mga magulang dahil may malapit itong branch sa kanila. Ngunit nang mauso na ang mga app, ito na ang ginagamit niya sa pagpapadala. Lalo na po dito sa Canada, we're so busy. So, syempre, mas convenient din sa akin kasi, di ba? So, app lang. Di na, I don't have to go pa sa mga remittance store, di ba? Ganun po. Pero kahit app na ang ginagamit ni Tegyo, sa Palawan Express pa rin kinukuha ng kanyang mga magulang ang kanyang padala. Pag Palawan, ano lang po, minutes lang din. Kasi saglit lang, pag sinend ko na sa kanilang code, tawag na ako, na send ko na, puntahan naman nila. Automatic naman po siya, saglit lang din. Tapos ayun, ma-pick up naman na nila. Payo ni Bernard, kaibigan ng Palawan Express sa mga overseas Filipinos na nagpapadala ng pera, kailangang suriin nila kung matatag at malawak ang network ng gagamitin nilang remittance company para hindi sila magka-problema. Sa pag-claim ng international remittance, importante na ang pipiliin ng ating mga OFWs at ang receivers ng international remittance ay isang kumpanya na well-established na. Yung dekada na yung tinagal sa larangan ng international remittance. Dahil dito, makakasiguro yung receivers ng international remittance na may cash sa mga branches ng kumpanyang ito. Ang buwan ng Disyembre ang tinatawag na peak season sa remittance dahil dinadagdagan ng mga Pinoy sa abroad ang padala nila para sa Noche Buena o Medianoche at pambili na rin ng regalo. Kaya madalas nauubusan ng cash ang ilang remittance center. Pero ayon sa Palawan Express, hindi nawawala ng pondo ang alinman sa 6,000 branches nila sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya garantisado talagang makukuha agad ang perang padala. Sa ibang mga remittance centers, may experience ang ibang mga customer na pinapabalik sila sa mga branch dahil walang pondo ang mga branches nito. Ngunit sa Palawan Express Pera Padala, dahil sa aming more than 30 years na serbisyo, ay meron na kaming well-established cash flow management to make sure na lahat ng aming mga branches ay may pondo, lalong-lalo na ngayon ang panahon ng Pasko. At upang mas bumilis pa ang pagtanggap ng remittance kahit nasaan man ang receiver, inilunsad na rin ng Palawan Group of Companies ang kanilang Palawan Pay app para sa mga receiver sa Pilipinas. All they have to do is to download the app sa Google Play Store, App Store, or Huawei App Gallery, mag-register at mag-verify, at i-click lang yung feature na tinatawag na Claim Remittance. At kailangan lamang nila na ilagay ang reference number or claim code at papasok na agad ang international remittance sa kanilang Palawan Pay app. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.